Hello, hello, good morning, everyone around the world. Good morning to all of you. Ito si Abra ng Abu Dhabi, magpaalam muna ng mga ilang araw or ilang linggo or ilang buwan, ewan ko lang kung ilang araw exactly, kasi itong last day ko ngayon sa duty. Magpahinga na muna ako kasi undergoing operation, major operation actually. Bukas ang schedule ko sa operation ko, kaya nga last day sa duty ko today. Ito ang nakakalungkot na malayo ka sa pamilya mo, tapos yung mga ganyang pangyayari, wala yung pamilya mo sa tabi mo. Pero alam ko sa sarili ko na kaya ko to, at alam ko na hindi niya ako pababayaan. Nararamdaman ko kasi kahit sa kabila ng lahat, may mga kaibigan ako na mga totoong kaibigan. Tinitreat nila ako na bilang kapatid. Basta, nararamdaman ko sa sarili ko. Kaya bukas, parang hindi na ninyo muna ako makita sa duty ko. Siguro matagal-tagal sigurong panahon. Ayaw ko lang umiyak kasi gusto ko lang i-share sa inyo ang buhay ni Abra ng Abu Dhabi, kasi sa buong buhay ko dito sa UAE, grabe ang mga pinagdadaanan ko actually. Sa first kong pagpunta dito, ito ang true story ni Abra ng Abu Dhabi. Share ko lang sa inyo. Kasi alam niyo naman, kasi bukas operation ko. Sana dugtungan pa ni Lord ang buhay ko. Share ko lang sa inyo yung medyo mahaba naman ang storya ko, pero iiksian ko lang siguro mga 20 to 30 minutes. Unang punta ko dito, as a family driver, yung nakahanap ako ng amo ng medyo hindi okay talaga. Yung si Baba okay naman, pareho yung asawa niya, Tomats Gerger. The time, 2006. Yun ang pinakamasakit talaga. Unang punta ko dito, first timer, yung amo ko, parang hindi talaga okay kasi yung babae, ano pa, madamot. Ewan ko, lahat na ng uri ng ugali niya as in. Tapos pati pagkain, ipagdamot niya sa akin. Buti na lang yung kasama kong Indonesia, ang bait niya, lalo na pag Ramadan, isiseparate niya yung pagkain na para sa akin, kasi alam niya hindi ako nagfa-fasting. Pero pag nakita ng amo naming babae, kawawa yung kasama kong Indonesia, kasi siya ang tatalak-talakan. Bakit daw sinisiparitan? Bakit sinisiparitan mo yung Pilipini? Pakain mo yan sa kambing, ganon-ganon. Pero di ba ang sakit? Okay lang. Pero alam mo, talagang ipaglaban niya. Tatabihan niya ako kahit papano. Itago talaga niya. Tapos sabi niya, kainin mo dyan, huwag kang magpakita ni madam. Ako, para naman din ako magnanakaw. Siyempre, nagugutom ako, kain ako. The time, sa Ras Al Khaimah. Tapos, after ng, wala pa ako isang mga 6 na buwan pa lang yata, yun, may tawag ang family ko na yung pangatlong anak ko is na hospital kasi may lagnat, ganon-ganon. Pero, ano na pala yun, internal sickness na pala yun siya, ang sakit niya. Hindi ko lang alam kasi hindi ko sila hindi nila ako makukontak, at saka hindi ako makakontak sa kanila every time kasi bawal nga ang cellphone sa akin noon eh. Grabe, tapos pag tumawag ako, nandyan yung madam sa gilid ko, yung landline ipagamit niya. Pero siguro sa isang buwan, isang beses niya ako patatawagin doon sa landline niya. Ngayon, papano ko kontakin? Yun, wala na akong kontak sa mga family ko. Grabe ang sakit noon eh. Tapos yun, iyak na ako ng iyak. So ganito pala ang OFW. So siyempre, dasal na lang ako ng dasal doon pag nag-isa ako. Tapos yun, nagmaniho ako kasi
family driver ako noon. Buti na lang nung may pamangkin ako sa ADSMA, nagtrabaho sa immigration, yun si Ann Manching, pamangkin ko yan. Natulungan niya ako na ganon ang gagawin ko kasi tatakas na sana ako noon. Tapos the time na yung anak ko na sabing nagkasakit ng ano, yun nga daw pala, transplant kidney. So wala, parang naano na ako. Tapos that time na hospital ang anak ko, wala akong contact sa kanila. Hindi straight ang contact ko kasi nga bawal ang cellphone, bawal lahat. So siguro sa isang buwan, tatlong beses ako makatawag or dalawang beses, tatakbo ako sa dukan. Doon ako magnakaw, ako magtawag. Tapos nung nakadetect na yata yung madam ko na parang tumatakbo ako doon, lumalayas ako, natatawag ako sa Pilipinas, parang nakadetect ang madam ko, parang pinagbawalan niya ang mga tao sa dukan, yung sa tindahan. Parang pinagbawalan talaga niya kasi nung pumunta ako, one time na tinanggihan na ako sa mga tao doon na, no, ma'am, no, ma'am, no. Tapos that time hindi ko pa masyadong naintindihan yung mga Arabic kahit basic, wala. No daw, no, no. So wala, iyak na lang ako nang iyak kasi gusto kong alamin kung anong sitwasyon na ng anak ko. Yun pala, wala na. Namatay na pala siya after nung sinabi nila sa akin na admit, transplant kidney, ganun. After 3 or 4 months yata, namatay na pala siya. Hindi ko alam. Tapos nung nalaman ko, after 1 month na siya nailibing, at saka ko nalaman na patay na pala siya. Kasi nga, wala kaming kasi nga wala silang kontak sa akin. Mahirap ako kukontakin kung baga kasi wala akong personal number. Yun, tapos, diba? Yun ang buhay ko. Umpisa lang, umpisa, pero sige pa rin ako. Nung ano na, nalaman ko na gano'n na pala, yung tsuhin ko mismo ang lakas ng may lakas na loob na nagsasabi sa akin na yun na pala, namatay. Pero after 1 month na, nakalipas na ng 1 month na nailibing na pala yung anak ko bago ko nalaman na namatay. Ano siya that time is 15 years old, lalaki, pangatlong anak ko. Nung nalaman ko na yun na patay na pala, yun, wala akong magawa, iyak na lang ako ng iyak. Wala, para akong mabubuang na, ewan ko, di ko naintindihan. Parang, nang ano, nanigas na itong ano ko sa kakaiyak na anong gagawin ko, kahit pa paano, wala na, di na talaga. Yun na lang, pinagdasal ko na lang. Kasi alam naman natin, hiram natin ng buhay natin. Yun, parang, naisip ko na parang iba na ang naramdaman ko. Natakot na rin ako, baka atakihin ako kasi may high blood din ako. So, inano ko ang sarili ko, minum ako ng tubig. Yun, nag-ano na lang ako sa Panginoon na hiram na lang naman namin ang buhay namin. So, ngayon binawian mo ko ng isang anak. So, tatanggapin ko na lang kahit masakit. Yun, that time. So, hindi nagtagal. Ano na ako, yung madam ko sige lang na mag-away, yung sahod ko hindi pa binigay lahat, yun. After nyan, wala na yun, na, ano, umuwi na ako, nag-cancel pa talaga ako ng visa, lalayasan ako, buti yung pamangkin ko, inanuhan niya ako, ginaguide niya ako, tawag, nakaw na tawag, nakaw talaga na tawag. Yun ang ginawa ko kung anong ina-advise niya, pero buti lang hindi ko nagawa, natatakas ako. Yun, kinansel, nagpa-cancel ako. Akin lahat gasto nung umuwi ako, ticket, kasi grabe ang amo kong babae, hindi ko maano. Umuwi ako sa Pilipinas, nag-ano lang ako, tumagal lang ako ng isang taon at saka 4 na buwan yata sa amo ko. Umuwi ako ng Pilipinas, gasto ko lahat. Ang sakit-sakit, diba? Umuwi ako, sinalubong lang sa airport, ko lang na yung anak ko pag-uwi ko. So, ang sakit, di ba? Pag alis ko, kompleto pa. Pag-uwi ko, kulang na. Yun, ang istorya ni Abra ng Abu Dhabi sa first time kong pagpunta dito sa UAE. So, ngayon, ito na naman,
buhay pa rin sa awa ng Diyos. Kahit maraming mga pinagdadaanan. Ano na, sorry, ano naman, parang sentimental talaga no ang istorya ko ngayon. Kasi parang naisip ko na i-share ko sa inyo yung buhay ko, kung ano ang mga nararamdaman ko, anong nangyayari sa buhay ko dito as OFW. Hindi talaga madali ang buhay OFW. So ito nga i-share ko sa inyo ang true story ni Abra ng Abu Dhabi. So umuwi ng Pilipinas that time, bumalik ako dito by visit visa. That time hindi pa masyadong stricto ang visit visa. Sa awa ng Diyos, nag-stay lang ako doon ng 1.5 months. Nakabalik ako dito by visit visa. Puro utang. Para lang makabalik ako dito kasi nga wala na akong anak. Nakautang-utang pa yung mga kapatid ko ng igastos hospital that time. So sabi ko, kailangan babalik ako ng abroad para mabayaran ko ang mga utang at saka yung mga anak ko kailangan sa educational nila. Hindi na lang natin pag-uusapan. Asawa ko, labas na dyan. Buhay ko na lang ang ikwento ko sa inyo. Sa madaling salita, bumalik ako dito sa Abu Dhabi, nag-apply ako dito, itong company na to hanggang ngayon sa awa ng Diyos. Alhamdulillah. Thanks God, I'm almost 13 years in this company. Dito ko napatapos ang dalawang pulis ko, ang youngest ko at saka eldest ko. Salamat sa Panginoon. Kahit nagkadapa-dapa. Sige, bangon lang. So, another na pagsubok sa buhay ko is yung nagmaniho ako. Dito na ako sa company na ito. One time na naman na nagmaniho ako, may pasahero ako that time. Itong kasi high blood ako. Drive. May sakay ako yata, tatlo or dalawa katao nun. Habang nagmamaniho ako, biglang pumitik ang bato ko, tapos ayun na, unti-unting nawala ang paningin ko. Nagmaniho ako at that time. Sabi ko, Lord, talagang inano ko sa Panginoon, may sakay ako. Pero malapit na ako that time sa location na bababaan ko sa kanila. Siguro mga 2 to 3 minutes, marating ko na yung location nila na kung saan sila pupunta. Aroy, nung ano, di ko pa sila na ibaba, parang dahan-dahan na nawala na ang paningin ko, dumilim na ang paningin ko. Sabi ko, Lord, ipaabot mo lang ako sa location nila. Kasi alam ko yung location nila, tapos may malapit doon na hospital. Buti lang malapit din ang hospital. Sabi ko, pagkababa ko ito ng pasahero ko, takbo ko yung sarili ko sa emergency. Nung ano pa, nawala na, unti-unting nawala ang paningin ko, dumilim, Lord. Tapos yung mata ko, buka dito kabila, papalit-palit ko para lang marating ko yung ano, yung location nila. Pagkababa nila, takbo talaga ako sa hospital. Dinala ko yung sarili ko sa emergency. Yun, dala ko sa sasakyan. Mga from location na na-drop ko ang pasahero ko, siguro mga malapit lang din, mga walang 5 minutes. Pero yun na nga, talagang sinikap ko na marating ko yung hospital na walang mangyayari sa akin kasi baka mabangga ako or babanggain ako kung saan ako pupunta kasi talagang parang sinag na lang ang paningin ko habang nagmamaniho ako. Pero sige ako, hindi ako nawala ng pag-asa na Lord, ihatid mo lang ako sa hospital nang walang mangyari. Ayun, nakarating ako sa hospital, doon na-admit ako 3 days. Dito sa Musafa, sa Lifeline. Buti na lang, kahit malayo ako sa family ko, may mga kasamahan talaga ako sa trabaho na parang tinitreat nila ako na kapatid. Naramdaman ko yun, mga iilan sa kanila eh. Lalo na yun that time, live out pa ako sa company, hindi pa ako sa accommodation. At saka yung mga karomits ko that time, full support talaga sila sa akin. Naramdaman ko kahit alam ko pagod sila, parehong pagod na intindihan ko OFW life. Trabaho, bahay.
Alam ko, pagod sila. Kahit pagod, pinupuntahan pa rin nila ako. Kinikir pa rin nila ako. Alam nila kung sino silang kasama ko that time na nag-live out ako. So, no, parang sentimental talaga. Gusto ko lang i-share talagang naranasan ko sa haba ng panahon dito. Kasi umabot na rin ako ng mga siguro 15 years. 2006. Almost 15 years. Almost 13 years na ako dito sa company na to. That time, na-admit ako ng 3 days. After that, nalabas na ako. I-shortcut ko na lang ng konti. Pagkalabas ko, after one day, another na naman na naramdaman ko yung suka ko ng suka, nang wala namang lumabas. Dinala na naman ako ng mga ka-roommates ko sa another hospital malapit sa bahay namin na, sa emergency, sa Alnor Hospital, yung tinawag Alnor Hospital. Dinala ako doon sa emergency. Yun, doon na ano nila na may yung gallbladder ko, doon chinek ko lahat. Chinek nila lahat ng ano ko, blood test, lahat-lahat. So, ultrasound, doon nila na found big stone sa gallbladder ko daw. Nung naano na nila na ganun, so hindi na yun pinatagal, dapat kukuhain daw o kuhaon, upirahan na yung ano, yung bato na malaki, dalawa siya. So, inoperahan ako sa gallbladder, endoscopy style. So, yung pagka-opera ko sa gallbladder yun, well, grabe talaga ang hirap. Pero bumangon pa rin ako, ilang beses ako dumapa dito, bumangon pa rin, gumagapang, ito dumayo. Para lang matustusan ko ang mga anak ko. Tapos na yun. Operahan ako sa gallbladder. So, uwi na naman ako. 2014 yun. Another na naman pangyayari. 2014, another na naman pangyayari. Mga 2011 yata. Nanumunya na naman ako. 10 days na naman ako sa ospital. Di ko kalain na pneumonia. Punta lang ako sa doktor sana kasi magpa-refill, hingi lang ako ng prescription sa gamot ko sa maintenance. So, wala akong naramdaman, is as in wala. Nung pag-check ng internal medicine ko, yung siya ang ano talaga sa akin, ilang taon na yun. Siyempre, stethoscope yata yung tawag, ganun-ganun. Sabi niya, you have cough from long time. Sabi ko, wala naman, doktor. Wala akong cough, wala, hindi ako nilagnat, wala, as in wala. Talagang pupunta lang ako doon sa kanya, maghingi ng prescription ng mga gamot ko, yung sa maintenance ko. Alam mo, that time, magpa-check up lang ako, hingi ng gamot. Na-admit ako, diretso ako admit, 10 days. So, wala na din akong magawa kasi hindi na ako pinauwi sa doktor. Yun na naman, na-admit na naman ako, sabi ko, Lord, paano ko kakayanin kung hindi mo ako samahan sa mga pangarap ko? Kasi may mga pangarap ako na mapatapos ko mga anak ko. Ayun, na-admit na naman ako ng 10 days. Akala ko talagang ano na yun, sabi ko nga, baka makatigil sila sa pag-aaral ng kolehiyo, dalawa sila eh. Sabi ko noon, nung ano pa sa ako, naupirahan pa ako sa gallbladder, akala ko noon may makatigil sa kanila na sa pag-aaral. 2014 ako na ano ng gallbladder, no. Then 2016 pala or 18 ako na pneumonia, 2016 yata, wala, 2011 is wala pa pala ako noon. As in okay pa ako that time. Mga 2016 yata pneumonia yun. Akala ko makatigil yung isa sa kanila, pero talagang isinikap ko ang utang ko left and right. Ilang buwan ako na yung na-hospital ako sa gallbladder, ilang buwan ako walang
talagang steady ako, wala akong trabaho, utang, left and right. Sige. Tapos, sige lang, pasok lang kayo. Ako na bahala, kaya ko to. Pasok sila, sa awa ng Diyos, hindi sila nakatigil. Pero utang ko, left and right. Sabi ko, si bayaran ko na yan. Pag, yung pangako ko talaga, pangako. Pag okay na ako, babayaran ko talaga lahat yun. Sa awa ng Diyos, naging okay. Yung pneumonia na naman ako, 10 days. Another na naman na sa hospital ako, wala na naman. Sabi ko, kaya ko. Kaya ko to. Pag talagang dugtungan pa ni Lord ang buhay ko, kakayanin ko hanggang makamit sa mga anak ko ang pangarap nila. Ano ang gusto nilang matapos. Yun. Tapos na yun. Sa pneumonia. Sa awa ng Diyos. Nakagraduate yung mga anak ko. Ngayon, ito na naman. Parang ano na, ito na ang major ko na operation. Gusto ko lang na ma-share sa lahat. Kung sinong makapanood nito, mga ka-YouTuber ko, mga ka-vloggers, isa na rin sa buong family ko, sa mga kaibigan ko, na ito ang buong istorya sa buhay ko dito as abroad, as OFW na hindi talaga madali. Ilang beses akong nadapa, pero sabi ko, sige, sige Abra, bangon ka, gumapang ka, bumangon ka, tumindig ka, kaya mo yan. Pero grabe ang ano ko sa Panginoon. Kung ibigay mo pa Lord ang mga pangarap ko at saka mga pangarap ng anak ko, kung ibigay mo sa amin, ikaw na bahala, dugtungan mo ang buhay ko. Yun. Talagang wala na, parang sinurrender ko na buong buhay ko sa Panginoon that time. Hanggang ngayon, ito ang huling ano ko na, buti na lang wala na akong college ngayon. Tapos na sila. Pero kahit lang naman na ganito, malalaki na sila. Alam na nila, may mga pamilya na rin yung dalawa. Isa na lang ang ano. Ito ngayon, kaya nga, naisipan kong mag-vlog, i-vlog ko ang starting sa buhay ko as OFW. Kaya nga ngayon, last day ko sa duty ko, bukas ang operasyon ko. Kaya, paalam na muna ako ng mga ilang araw o ilang linggo na wala si Abra ng Abu Dhabi sa kanyang duty. Ito ang last day duty ko is September 14, 2020. Kasi schedule ng operation ko sa ano kasi Mayuma yung ano ko uterus ko ano itanggalin na daw kasi ano na nga is dapat natanggalin kasi grabe na ang nararamdaman ko kahit ganito. Ilang ano na ako, ilang buwan na ako na parang may nararamdaman, pero trabaho pa rin ako. Kala ko wala lang. Tapos nung lumala, hanggang ngayon na kahit lakad ako ng ano lang, ilang minuto, hindi ko na kayang maglakad ng normal na lakad ko. Ang bilis kong kumilos eh. Pero talaga ngayon, para na lang akong mag-slow motion. Dandan para akong nanganak. Sa shortcut ni Sir, para akong nanganak. Tapos sige sakit, ayun, sa awa ng Diyos, may ano na ako, bukas ang schedule ko. Si Lord na bahala sa buhay ko, sinurrender ko ng buong buhay ko sa Kanya. Actually, October 3 pa sana ang schedule ang binigay sa insurance, sa health insurance ko. Kaso, sabi ng doktor, ang tagal pa noon, gawan ko ng paraan na mas earlier niyang magawa. So, tapos na lahat nung general check-up ko last 12, September 12, before yesterday, lahat nung check-up ko, it's okay. Swab test, lahat-lahat, blood test. Now,
the doctor na napuntahan ko sa anesthesiologist. Hindi na ako makabanggit. Tsaka sa internal med, mayroon na silang okay na sila doon na okay, undergo your operation. So, it means okay na, approved na. Bukas na talaga, time na lang ang inantay kong i-ano nila ngayon, i-confirm. Kaya nga, last day duty ko, duty lang ako para madagdagan yung income kong 3 araw. Kasi 15 days duty, stop. Ngayon sana, time sa duty ko, pang-apat na araw sana, pang-3 yata. Noon kahapon at saka yung isang araw, so nakasiklib ako kasi nga ang sakit talaga. Sakit talaga as in. Ngayon, duty lang ako kasi hanggang kahapon lang ang siklib ko. Tapos bukas, start na sa ano ko, operasyon. Hindi ko alam kung ilang araw ako maka-recover, yung fully recover. Si Lord na bahala. So bukas, from bukas, di na ninyo ako makita sa duty time ni Abra. Ito na ang buong story ni Abra ng Abu Dhabi. The true story as OFW. Yan ang hirap. Pero ito pa rin ako, hindi nila alam. Sa kabila ng lahat, sa tawa ko, sa mga kasayahan ko, hindi nila alam na may mga iniinda na sakit, may mga nararamdaman yun. Yun ang sinasabing, laughing outside, crying inside. Yun ako, yun, basta yun ang pagkaintindi ko, yun ako. So ngayon, tapos ang istorya ni Abra ng Abu Dhabi. Bahala na si Lord sa buhay ko tomorrow, September 15, 2020. My major operation. Pero malakas ang loob ko na. Malakas din. Buong buhay ko, sinurrender ko sa Panginoon kasi ang laki ng tiwala ko sa Kanya. Siya na ang bahala, di ba? Hiram lang natin sa Kanya ang buhay natin. Ngayon, dyan natapos ang istorya ni Abra ng Abu Dhabi. Tapos na ang sentimental story. Sorry sa lahat. At ito si Abra ng Abu Dhabi at ang true story niya as OFW, as a family driver and company driver. Until now, it's malakas pa rin. Laban lang. Mga anak ko, mga apo, mga kapatid, huwag kayong mag-alala kasi alam na ninyo kung sino ako, kung ano ako. Gaano ako kalakas. At saka alam ko malakas ako ni Lord. Malakas tayo ni Lord, diba? Basta, hindi lang natin siya kalimutan. Bye everyone! True story of Abra ng Abu Dhabi. Sentimental story nga. Totoo. Yun pala, nakalimutan ko, may pahabol pa pala ako na pangyayari pala sa buhay ko last year lang. Bago itong major operation ko pala last year is na naraspa pala ako doon sa Cornish Hospital. Doon nag-umpisa itong nararamdaman ko last year. So, last year ba yun? Oo, 19. After noon, nanaras pa ako, may mayuma kasi ako, 1 point something pa yun daw kaliit. Yun lang, sa kaya nga niras pa lang nila ako. Pero sabi naman ng doktor na may posibilidad daw na babalik. Ito na, bumalik na nga. Talagang iba na ang naramdaman ko at saka na nila ako i-open. Last year lang pala ako naras pa sa Cornish Hospital. Ito na ang nag-decide ng doktor na tanggalin na lang nila ang uterus ko kasi talagang iba na ang pakiramdam ko. Iba na. sakit na talaga. Kaya dapat na tatanggalin. Yun pala, pahabol na true story ni Abra ng Abu Dhabi last year. Naraspa at saka ngayon, ito na ang matuldukan na ang naramdaman ko na sakit. Araw-araw sa ilang buwan or taon ko nang iniinda ito.
Bye-bye everyone. Thank you for watching and subscribe my channel Abra ng Abu Dhabi. Pahinga muna ng matagal-tagal. Bye and see you next month yata. Babush.